Nagpapakita. Uy, basta bakit kay Ann? Okay. Ay, ano ito? Ba't got it na? Ano yan? Got it? Got it. Okay. Yes. Oh, ang maganda. Ang gaganda naman, ah. Ang gaganda naman ninyo, ay huwag ipat, huwag itago, huwag i, ano, huwag itago. Oh, oh. Siyempre, ma'am, may... Ilabas na yan, ilabas na yan. Eh, hindi, may mga member ba na hindi maganda? Siyempre, may mga magaganda kasi galing dyan kay Ma'am Grace, eh. Tama nyo naman yung nakisya. Yes. Oh, ay, Sir Joel. Sir Joey, ikaw lang daw isang angel, eh. Ay, afam yan, afam. Afam. Kanina nga nakakita ko mga afam talaga. Ay, naku, ayos ko mga afam. And bumaba ang mga anghel sa kalangitan. Pag makakakita ka ng afam, wow! Bumaba ang mga anghel sa kalangitan. Andito na mga anghel. Tingnan mo yung ininom ni Ma'am Grace. Yan din. Oo. Gayan po. Gayan bagaay. Ganito bagaay. Iinom tayo. Oo. Tingnan mo si Ma'am Grace. Pagkatapos, pag iinom ka, lasapin mo na ito. Kwan baga ito. Masarap yan. Kuwanin mo na ito. Masarap yan, ma'am. Kuwan baga ito. Napakasarap nito, kuwan. Kuwanin mo na. Kuwanin na. Kuwanin mo na to. Iyong iro, kuwanin na. Kuwana ako. Kuwana ako, baga. Kuwana ako. So guys, ayan. Ang gagawin natin today, meron tayong training on telling story. Okay. So, unang-una, ang invite natin si Miss Grace Lacio. Yes. She will tell story about the product. Oh, ang about the product sa on the spot agad? Oo, on ang storytelling. Wakat mo daw, binagkuha ko ng kwan. Okay, makinig po kay mabuti. Ay, napakaganda ng aking story, eh. Okay, so, ang storytelling, i-mute ko muna yung iba. So, ang storytelling natin, mag-uumpisa sa introduction. Sino, anong pangalan mo, taga saan ka, ano, may asawa ka na, may anak ka na, or something, no? Then, ano yung struggle mo dati? Then, after that, ang sunod ay, ano yung solution na nakita mo? Ang solution is Jones, di ba? Then, ano yung nakikita mo pag continue mong iniinom itong product na to? Okay, so ang first example natin, ang speaker natin, si Miss Grace Plasio. Go ahead. Yes, good afternoon everyone, lalo na sa mga magaganda at guwapong Bicolano diyan at Bisaya diyan. Maray na aga sa indong gabos. Maayong buntag. Ngayon po, ako po si Mary Grace Plasio. From Bicol, Camarines Norte. From Camarines Norte. But, nag-umpisa po ako rin sa Diones. It's like, it's almost 4 years ago. So, nung una, talagang ayaw ko talaga sa networking. I don't like networking talaga. Ayoko, ano ba yan? Sabi kong ganun. Ay, tapos pinakilala kasi si From Grace, may kaibigan rin ako, si Aikaji. And sabi niya, bunso, try mo lang. Sabi ko, wala akong pera, no? Sabi niya, sige, ano ko lang. Sabi ko sa kanya, sige, kukuha kita. And then, pag naibenta ko kako to, babalik ko sa iyo. Pero pag hindi, okay lang, di inumin ko. Sabi kong ganon. Pero naibenta ko naman siya yung package. Tapos, maaga ko siya naibenta. Tsaka maaga rin akong nag-sapphire. Kasi, yung alam nyo yun, yung tipo na, nung una, before that, ininom ko, sabi ko, ano baga ito, lasang ano ito. Maasim-asim at matamis-tamis. Pero okay naman siya. Tapos, super tabako rin that
times. Grabe, ang pagkataba ko po. Talagang lumba-lumba. Eh, yan pong bilbil na yan. Mas ganyan ang bilbil ko. Ganyan po na ganyan ako noon. Ganyan na ganyan. Ang aking bilbil. Kaya hindi ka lang nag-iisa. Pangalo. Nauna ako sa inyo. Nauna po ako sa inyo. Hindi ka lang nag-iisa. Ako yung nauna eh. Tapos, inom ako every morning. Tapos, bigla na lang siguro dahil nga hinalukay, naghinalukay ang aking katawan, ni-reserve. Alam mo, pag-check up ko sa ano, na-found out ako na may cancer. Sabi ng doctor, you have a cancer. Cancer? Hmm. Tapos, yun. Inom pa rin ako ng inom, keep on drinking reserve. Tapos, inoperahan ako, pero kinuha yung mga affected area lang sa cancer kasi affected area. Tapos chinek nila, I thanks God, I'm negative. But keep on drinking. Reserve. And then after that, yung struggle ko syempre, of course, yung mahirap na madaling ibenta ito. Struggle ko, mahirap kasi makipag-usap kasi ang hirap nung, alam mo yung tipo na minsan, yeah, ano ko na mga, yung mga tao, parang ayoko niya ng mahal niyan. Hindi pa naman nila natitikman, sasabihin mahal na. Tikman muna. Tapos sabi, ay, ang mahal. Ang mahal. Nakakabili nga kayo, naglalaklak nga kayo ng alak, di mahal. Or nagpapabeauty kayo, nagpapaganda kayo, bibili kayo, di naman okay. Pero sa awa naman po ng Panginoon, ni Lord talaga, naging smooth naman yung pagiging ano, naging smooth naman siya. Smooth yung talaga, alam mo yun. Smooth sa akin. Tapos, naging ano agad ako. Mabilis akong nag-app. Mabilis. Saglit lang kasi wala pang 3 months, no? 6 months, right? Maaga. Left and right. Tapos kung sino-sino. Nagbibiro lang pati ako, pero maraming nag-join sa akin. Binibiro ko lang. So, kung gusto mo, di kung ayaw mo, di wag. Dali lang naman din akong kausap. Ganun po. Tapos, yun. Kaya lang, lately kasi, since nga si Grayson nawala, nagpunta ng Spain, hindi na kami gaano, bihira kumbaga. Ako rin naman naging busy kasi nagtiteach ako, nagtuturo ako rito sa Japan, sa senior high school. Kaya naging busy. Naging busy ako sa pagtuturo. Mga Japanese, memorize mo. Tsaka maganda doon, nakakatulong to, nakakapag-memorize ako ng 900 names, mga Japanese names. Ang bilis ng memory ko, yan sa mga memorization sa mga, you know, nakatulong talaga to sa akin. Nakatulong siya. Malaking tulong. Tsaka yung mga member ko, yung mga andami naming customer, laking tulong sa kanila. Talagang nag-o-order sila kasi gumaganda yung pakiramdam nila as in. As in talagang gumanda. Tapos, di ka nalang mag-aalam, hoy, ma-order ako ng reserve. Sabi niya, pwede ba kitang makakausap? Sabi ko, ano na naman? Manggugulo ka na naman. Hindi, luka-luka. Mag-o-order ako ng reserve. Ah, okay. Sabi ko, sige na. Order na. Kaya, in-order ko sila. Nag-o-order talaga sila kahit di mo tawagan. O, di ba, te? Katulad yan, te. Nos ko dahi, ate. Maliliit yan. Maliliit naman yan. Lalo kang gaganda. Tsaka, sexy ka. Mas malaki ya kaya ang mga belt bag ko't pag nakita mo ay sabi, baka siguro nakakaadwa na itong babaeng ito, ang laki eh. Pero lumiit po ako talagang ano, nag-diet. At nahihiya ako, syempre di ako makakakita ng afam pag di ako nag-diet. Syempre, ano ba namang target natin dito? Eh, pare-pareho naman tayo ng tinatarget, makakita ka man laang eh. Ng afam dyan sa gilid. Oh. Ganun po. Yun. Ano pa ba sasabihin ko? Ano pa ba yung tanong mo? Okay, then about ano yung nakikita about business dito? If you malaking pag nag-continue. Oo, malaking progress, magiging libre po to. Kung bagay iniinom mo, magiging libre na at nagkakaroon pa kayo ng commission. Na hindi kayo nag-aalam, pero kasi ibang commission ko kasi yung iba, binili ko kasi gusto kong mag-maintain yung iba. Binenta ko din. At yung iba, pag yung wala akong gaanong makuhang, kumbaga, minsan kinukuha sa wallet ko, pag wala ako, minsan, di naman laging
oras meron tayong salapi. Minsan nawawalan din. Kaya, you know, sinusangkit-sangkit ko, ah, kukuhain ko muna itong $100. Kukuhain ko muna itong $200. At kailangan ko, pambaon ng anak ko. Siyempre, nag-aaral yung anak ko sa international school sa Philippines. So, malaki ang mahal ng tuition fee talaga. Talagang abutin ka ng, sa isang taon, abutin ka ng kalahating million more, mga gagastos ka talagang malaki. Siyempre, gusto ko naman yung anak ko ay magaling mag-English dahil naman ako kagalingan mag-English eh. Ay, siya magaling talaga. Ay, mga kaklase niya, mga anak ng mga best friend niya, mga apo ni Lacson, Senator Lacson. Mm. Mga ano, schoolmate na sila, Liza Soberano. Ay, siyempre, magagaling yung mag-English. Ay, ako hindi naman kagalingan. At minsan pa ako'y nabibisaya ng tunot tsaka nabibikol. Sabi ko, ano baga ito? Ganito talaga ako. Wala naman akong magagawa. At ganito ang tunot ko. Hindi ko naman kinakahiya. Yun. Ganyan po yung talaga. Kailangan, malaking bagay, malaking bagay. Lalo na pag nag-continue ka, straight ka, kasi mag-straight ka, syempre, iba naman yung straight sa ganyan. Ganyan. Magiging okay yung flow. Kaya magkakaroon ng cash flow. Kaya yung may flow, straight, magkakaroon ng cash flow. Yun yung flow. Kumbaga, passive income. Kumbaga, para ka lang nagbibiro. Para ka lang pong nagbibiro. Kung gusto mo talaga, mag-success talaga, wag mong si... Kumbaga, seryoso ka dito, pero hindi gaano. Ay, bakit? Wala pa akong makuha. Pero mamaya may darating at may darating po kasi eh. May darating at may darating pa rin talaga. May kukuha at makukuha kayo kasi karamihan din naman ang aking downline, hindi ko kilala kasi mga kaibigan ko, nag-evaporate. Nawawala. Pag kinakausap ko sila, ayaw ko dyan. Ay, siyempre may yaman nga na, pwede naman bumili. Habi na, nako, meron akong produkto kasi meron akong may-ari ako ng may shop ako sa mall. May mga Cebu, yung mga branches nila sa mall. Like, ang lalaki ng mga branches nila, 80 branches. Sabi ko, ilangan ba talaga nila ito? Minsan, okay, meron akong iniinom. Ano ba ganyan? Sabi niya, hindi, ilasahan mo din. Ganyan. Lasahan mo din. Mag-order, mag-ano ka na. Pero ay, hindi talaga. Hindi mo mamamalayan, din yung mamamalayan na hindi pala kaibigan ang sagot sa iyong problema. Ibang tao. Yun. Ganun. Ano pa bang tanong mo? At ako eh. About sa beauty, ano yung naging maganda para sa'yo, yung sa beauty? Sa beauty? Anong na-add value? Na-add value? May face value na. May value. May face value. Bukod pa dun sa face value na makukuha mo, gumanda ka pa, naging kumbaga, ano, magaan na, tapos makakakita ka pa ng afam na pogi, yun, mga guwapo at macho, okay, makikita mo, ay, sabi ko, mga, may mga kakausap, biglang kakausapin ka na laang, sabi niya, hi, okay, hi, kailangan pakita, hi, may makikilala ka, baka ate, makakilala ka pa ng afam na mas bata. Pag ikaw, ay alam mo yun, pero secret lang. Yan. Lalo na ito magagandang ito, kabataan pa. Ay nako. Mas malaking potensyal. Hindi lang naman sa bata, hindi lang naman sa matanda, hindi lang pang bata, pang matanda pa. Kahit senior citizen, kahit 70 years old, okay, young generation, young. Huwag naman ang, ano yung para ng, pwede naman dun sa kahit nakaratay, hindi, gayaan mo yung kamay, oh, nagpapap, nagre-reserve din yan. Ganyan. Okay po, malaking bagay talaga. Malaking bagay. Thank you so much sa ating story sharer, Miss Grace Flasho from Tokyo. Ayan, thank you so much. So, sino ang tawagin natin for the next? Okay, so tawagin natin si... Sino ba magandang tawagin? About sa product, Maribee. Pwede ba? Available ba si Maribee? Maribee?
Nagpapaganda pa yan si Ms. Maribi. Nagme-make up pa. Patingin nga lipstick na lang. Ay, nasan nga ba ang lipstick ko? At hindi ako nakapag-lipstick. Alright, so Ms. Maribi. About po sa product, ma'am. Okay, sa product. Alright. Ayan. I-ano ko na. Po, okay, magandang... Okay, go ahead, Ms. Marbik. Hello po sa inyo. Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Good morning po dito sa Saudi. Medyo na puputol yung ano mo. Napuputol po ako, ma'am. Ah, okay na, okay na. Go ahead. Oh, dito po kasi ako. Okay. Ako po pala si Marivic Hermo from Bohol. Meron po akong asawa at meron din po ako mga anak. Nandito po ako ngayon sa Saudi Arabia. Nagtatrabaho po ako bilang isang DH po. Yung akin po, ang ma-share ko po about sa product is, nung una po kasi, totally hindi po, nung una ko pong order is, doon ko po itinulong sa kapatid ko po kasi meron po siyang ano sa didi, yung may bukol po siya sa didi. Tapos, yung ano po talaga, yung namumula na talaga yung didi niya. Tapos, yun po ang pinapain ko sa kanya kasi, nang hingi nga po siya ng tulong din sa akin at saka alam ko din po na meron pong magandang antioxidant na yun po ang makakatulong sa kanya na yun po ang pinainom ko para po yung kasi hindi pa naman po talaga malala kaso lang talagang namula po siya yung para siyang pigsa kaya sabi ko muna gamitin yung yung reserve kasi yan din po ang nagpagaling sa upline ko na si Miss Mary Christine. Saka mayroon pa pong ibang mga gumagamit niya na talagang epektibo talaga yan na kasi natry ko din po sa sarili ko na nung una ko pong gamit niyan, nung hindi pa po ako minum ng reserve is talagang sobra pong masama yung lagi yung pakiramdam ko, yung lagi nang hina yung katawan ko, tapos yung parang wala akong ganang kumilos kasi sa sobrang pagod, tapos kulang din po sa tulog, hindi po masyado nakapagpahinga kasi ako lang po kasi yung inaasahan dito sa bahay ng amo ko kasi ako lang po mag-isa, wala po silang ibang katulong. So yun din po ang yun sinubukan ko po uminom ng reserve. Yun po ang nagtaka po yung amo ko kung bakit daw po lagi daw po namumula yung dito ko daw po lagi daw po namumula, naglalagay daw po ba ako ng blush on. Sabi ko, wala naman po akong nilalagay. Tapos, napansin din po nila na yung dati napansin nila na matamlay ako. So, nung nakainom na po ako ng reserve, napapansin po nila na anong daw ako, bumalik daw yung yung liksi ko na yung mabilis daw kumilos, ganun. At, nung before ako, yun, sa ko akong business yung layhan at saka yung package, yung gano'n na galing sa Junis, sinabi ko po sa kanya, inopen ko po sa kanila para hindi po sila magtaka na bakit ako minsan may kinakausap. Hindi din po sila may darating dito sa akin na kaya man na meron po akong ganyan na business. Tapos yun po yung hindi ko po in-expect na yung amo ko magkakaroon po siya ng interest kasi amo ko po kasi na babae at saka yung lalaki. And so, sabi nila sa akin, ano ba yung iniinom mo? Kasi binigyan po amo ko babae, binigyan ko po para siya mismo masubukan niya yung kung ano ba talaga yung kasi mahirap po kasi yung magsasabi lang tayo na maganda ito, yung ganun. Tapos mas maganda yung talagang mainom din nila, mas subukan para sila din po mismo makakasabi na maganda nga pala pag kung sa kanila na talaga ma-experience. Kaya po nung binigyan ko po yung amo ko, doon po niya na siguro na gustuhan niya kasi
sabi niya sa akin, ano, pwede ba ako mag-order niyan? Sabi niya, sabi ng amo ko, wala pong problema. Ano, parang hindi nga po ako makapaniwala eh, kasi yung mga amo ko kasi minsan, parang ano sila, sensitive sa mga pagdating sa ganyan, yung hindi po sila basta-basta naniniwala na yung basta na lang sila bibili ng mga ganyang product, tapos hindi, lalo na hindi po nila talaga alam na ganyan pala. So, sa pagpinto ko sa kanila, at saka siguro na experience din niya na binigyan ko po siya ng ganun na para masubukan niya po yung ano, naanuhan niya siguro sa katawan niya na maganda nga po. Kaya sabi niya sa akin nga ano, mag-order daw siya na para ano din kasi ano po nung naupahan po siya, doon niya po talaga ininom yung product. Mabilis po siyang lumabas. Pag may sakit eh, parang ano na lang pag may sakit, ano siya. Pero nung time na yun, ininom niya yung naubos niya yung isang kahon, isang karton, isang box po, naabutan siya na maganda nga talaga niya. Hanggang ngayon po, ano po, na hindi na po sila nag-ano sa akin na pag meron akong kausap, meron akong ginagawa. At sinasabi ko din po sa kanila na pag may halimbawa may presentation ako, may presentation tayo, sinasabi ko po sa kanila na ganun. Kaya open sila mismo, parang sige, walang problema, yung ganun, open ako sa kanila, open din sila sa akin. Kaya maganda talaga yung ano, maganda din talaga yung ano ng reserve na yung bagang masasabi mo sa sarili mo na maganda talaga kasi ikaw mismo nakakaano ka dyan na papansin mo at naranasan mo sa sarili mo na epektibo talaga. Tsaka yun din po ang ginamit ng isa kong kapatid na nasa Kuwait, na meron din po siyang bukol na sa DD din po. Nung hindi pa po siya uminom ng reserve, ano po, may nakapada po siya na malaking bukol sa DD niya. Pero mula po nung nag-inom po siya ng reserve, ano po, ngayon unti na lang daw po yung ano na lang, yung basta maliit na lang po talagang ano, sabi ko i-continue mo inom ang reserve na yan kasi malaking ano, malaking tulong talaga yan. At saka samahan mo na din ng dasal kasi siyempre ang dasal talaga na yan ang number one na ano natin eh, na makakatulong din. Wala naman tayong ibang malalapitan kundi din sa ano din pagdadasal. Yun po ang inano. Tapos yung sunod-sunod naman ng kapatid ko. Hanggang ngayon po, kaya ngayon po, para ano ng Ramadan, so nag-ano po ako, naghahabol po ako na maka-order po, nag-order na nga po ako. Na ano kasi Ramadan po kasi dito po yatan, walang tulog, walang pahinga, straight po yung trabaho, kaya kailangan ko po makainom ulit ng reserve para po ano, para magkakaroon din po ng ano, yung lakas na pangatawan po na ano. Saka yan po ang ma-share ni Grace. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, thank you so much Miss Marie Vicks, napakagandang story. Ayan, makakatulong tayo sa mga tao, no? Madami tayong matutulungan at syempre uunahin natin yung family natin, yung sarili natin, family natin. Thank you sa very inspiring story, no? So continue natin na i-share para lahat ay maging healthy. Pag lahat na healthy, magiging very ano na tayo, very productive, no? Okay, so let's call Agnes. Agnes. Miss Agnes, are you there? Nag-exercise daw si Miss Agnes. Okay bang mag... Hello po. Dito right. Po. Naglilinis na po ako. Naglilinis ka na. All right. Okay, so let us welcome Miss Agnes Abansenya para mag-share ng kanyang story. All right. Go ahead, Miss Agnes. So... thank you so much, Miss Mary Grace po, sa pag-introduce po sa akin. By the way po pala, sa mga hindi po nakakilala sa akin at ngayon ko rin lang po nakita dito sa ating Zoom webinar. So, I am Agnes Abansenya po and born and raised from Bicol. So, ayan po. Ako po ay isang kasalukuyan pong OFW po dito po sa Saudi Arabia. And meron din po akong tatlong anak. So bilang pong isang OFW, ang hirap po na maging isang OFW na malayo po sa pamilya, sa mga anak, lalo na po sa mga anak. Dahil po yung panganay ko nga po is mayroong sakit. Ang hirap pong iwan yung anak po, lalo na po yung panganay ko. Pero nung time pong na-scam ako,
So that's what that's the time. Sabi nga po in Chinese proverbs na in every crisis it become a opportunity. So ayun po dumaan po ako sa crisis na nagbigay po sa akin ng opportunity at naging decided po ako na pumunta po ng abroad. So I decided to go abroad po dahil alam ko na yun lang yung way na makakatulong sa akin para makaano po ng sa mga utang, makabayad sa utang, and mabigay ko din po yung mga personal needs ng aking mga anak. Dahil ako po yung taong ayaw ko pong humihingi ng pera sa aking asawa. So gusto ko po talaga ako po kasi nag-online seller din po ako lahat po. And meron din po akong dating company before, so nasinalihan. Nung Mr. Joey Gonzalez po na-introduce po sa akin yung life coach ni Miss Mary Grace Stein, dati po ayaw ko po talaga mag-join. Kasi ewan ko parang kasi nasa mindset ko or na-i-program sa akin or nasa mindset ko dati na parang ayaw ko talagang mag-join. Parang yung ayaw ko mag-aral. Pero nung nakapasok po ako, that time nakapasok po ako once, yung parang ang ganda po sa feeling na naibalik kasi nandun po kasi yung ano ko na hindi ko na ituloy yung pag-aaral ko. So dun ko na i-realize na kaya palang ipagpatuloy kahit na hindi ka nakapasok sa paaralan. Kahit sa ganitong paraan po pala, pwede po palang maipagpatuloy yung pag-aaral. Hindi naman po pala kailangan na mag-enroll ka sa paaralan para ka matuto. By your own and by the help of others, pwede ka po palang matuto. So, ayan po. Hanggang po nakapasok kami, inintroduce ni Ma'am Grace yung opportunity dito sa Junes. Nakapasok po kami. So, I am thankful po kasi nakapasok kami. Kasi yung napaka-thankful po kasi bilang isang inang merong isang anak na disabled, na bedridden. Inisip ko din po na ito yung isang way na binigay ni Papa God na opportunity para din makatulong sa aking anak. At isa din po ito nakatulong sa akin bilang isang OFW na 2 years nandito sa abroad na nagkaroon po ako ng problem sa kamay every time po na ang hirap po kasi dati po nag-order po ako ng reserve and the skincare para po sa ang reserve po is para po matry ko din po talaga yung product kasi sabi nga po ni Miss Mary Grace Stein na we are the model of our product. So, tsaka mas madali po kasing i-share yung isang bagay pag na-experience natin. So, gustong-gusto ko po talaga ma-experience ang product kasi gusto ko din na ako mismo makasaksi sa ating product. So, ayun, nung ako na po na na-receive ko na po, nagkaroon pa ng problem kasi natagalan ko na-receive yung product. Pero yung kagandahan po, alam niyo po yung kagandahan kasi sabi nga po, ibibigay talaga sa iyo ni Papa God ang time, the right time na para sa iyo. Kasi nung January po, nagkaroon pa ako ng sakit halos yung ubo, yung sipon, kung napa-check up nga po ako, siguro ano talaga, kasi hindi din ako wala pang amoy, walang panlasa, siguro I am affected in COVID. So positive po siguro ako ng COVID noon. Pero nung nagtanggap ko po yung product ng reserve, in 3 days po, umukay po yung ubo ko, umukay po yung panghinga ko, yung pang-amoy ko, umukay din po. So sabi ko, ang ganda sa pakiramdam na yung ano po, yung ikaw mismo na nalalaman mo sa sarili mo na yung product natin is napaka-effective. And yung na-try ko po yung skincare, yung ano ko po, yung kamay ko po na dati kong iniinda, 2 years na po, na paulit-ulit sumasakit, ay hindi po ako makapagtrabaho ng maayos, halos pag ini-stretch yung kamay is hindi po talaga ma-stretch kasi nagkakaroon po siya ng sugat, nagbibiyak-biyak po yung kamay ko. So, ang pinakamaganda pa po is hindi po ako yung nakakita ng result. Yung amo ko po yung nakakita ng result. Kasi nakita niya, bakit daw hindi na ako panay kamot ng kamay ko? Bakit daw panay, hindi na ako nag-gloves pag naguhugas? Sabi ko naman, hindi ko din po napansin. Tapos, minonitor ko yung sarili ko.
Sabi kasi po ni Ms. Mergis, pag nilaglalagyan ko daw po ng renewal, ilalagay ko din daw po sa kamay ko. Sabi ko, baka yung ano, body renewal yung nakatulong po sa akin. Kaya, yun po yung talaga, yung nakatulong sa akin. And ngayon, hanggang ngayon po, look, ang kamay ko napakaganda na. Hindi naman sa totally napakaganda, pero improving po talaga. Halos na namamalat pa po siya ngayon, every time po talaga, sabi ko nga po pagdating ko. And isa pa po sa natuklasan ko is good sa stretch mark. Kasi meron po akong stretch mark na nag-research po kasi ako about sa ano. So, ina-apply ko din po siya sa stretch mark ko. Sabi ko, nagla-lighten po siya. Ang ganda. Sabi ko, ipapagpatuloy. Pag umuwi po ako ng Pinas, bibili po talaga ako ng product natin, ng skincare. And then, sabi ko, kahit po pala ako, sabi ko, magiging ano ako nito, fan ng skincare. Kasi, mismo po ako nakikita ko yung big result ng ating product. So, kaya sabi ko, pag uwi ko, mas marami pang sasama sa atin, mas marami pa tayong matutulungan. At by the power of sharing, marami pa tayong may experience na mga iba, yung struggle, yung pain, andyan palagi. Kasi yung success, palagi naman may kaakibat na pain and struggle. So, ayan lang po. Thank you po, Ms. Margaret Stein. Thank you so much, Ms. Agnes Abansanya, for the very nice sharing, no? Ayan, napakagandang story na tayo talaga pag hindi natin itry, hindi natin malalaman, di ba? At saka magiging confident tayo pag tayo yung gumagamit at tayo yung model, no? Sabi nga ni Mr. Joey, artista na pala tayo dito, ma'am. Sabi ko, sure. Alright, so ayan, tawagin natin ang ating pinaka-poging ano dito. Ang ating new actor na si Mr. Joey Gonzalez. Go ahead, Mr. Joey, share your story. Hello, ma'am. Salamat po, ma'am, sa dalawang magtukayo, ma'am, si Ma'am Christine sa kasi Ma'am Blasio po. Yung humor niya, ma'am, laging nakikita ko ganyan mula nung nag-umpisa. Ang kulit, pero yung kulit daw sa buhay, kailangan huwag kalimutan yan kasi minsan lang tayo nabuhay, kaya bakit hindi natin magawang ngumiti? Ano ba yung struggle na nakakapigil sa atin para ngumiti? Ano ba talaga yung meaning ng buhay natin kapag malungkot tayo o masaya? Alin pipili natin doon? Kaya yun, ma'am, salamat po sa mga ganyang tao. May ganyan palang kakulit na tao na nakilala ni Ma'am Grace. Yan, tuloy lang po, ma'am, kasi masaya rin ako nakakilala ng ganyang kakulit na tao. At ako nga pala si Joey Gonzalez, isang Bulakenyo. Kung nagsasalita po kayo ng ibang lingwahe, naiintindihan ko po yun, pero Tagalog lang po yun. At dito po ako ngayon sa Pilipinas, kasama ko na yung pamilya ko at share ko lang po yung natutunan ko sa buhay na yung basic needs, yung kasi alam nyo ba na ang buhay mas nagiging meaningful. Meron kang kinikitang pera nung nandun ako sa Saudi Arabia. Meron naman akong maning kinikita dun kasi yun ang pinili ko. Pero hinahanap ng sarili ko yung love. Nandun na kahit lalaki ako, nakakaramdam ako ng nag-aabot ako ng yes ma'am, totoo yan yung love. Na nag-aabot ako ng financial sa asawa ko. Nararamdaman ko din, umiyak yung asawa ko. Pero ano pa yung magagawa kasi yun ang pinili. At nararamdaman ko din, lumalaki yun ng anak ko. Tapos nakikita ko na lang sa cellphone na ano yung communication. Na ibibigay mo yung money pero walang love. At yung sa sarili mo, kailangan ingatan mo rin kasi yung mga bagay na magkakaroon tayo niyan, yung mga materials, yung mga bagay na ano ba yung mas mahalaga? Kasi kung gusto mo ng bahay, makakagawa ka niyan kahit ilan pa. Yung sasakyan, yung ano ba yung dream mo? Kailangan natutunan ko rin na importante unahin mo yung sarili mo. Kasi ikaw yung puhunan mo para makapag bigay ka ng value sa mahal mo sa buhay, sa sarili mo. Kaya yung pinaka-purpose mo nandito sa mundo, hindi lang sa mga bagay na makakatulong sa'yo. At sinare ko lang din kasi
Masaya ako nang natutunan at masaya rin ako na i-share. At doon sa reserve na ano, kanina lang na kini-explain. Kaya po kasi natutunan ko rin na gumawa si Gerd ng prutas o mga fruits. Meron po kasing tinatawag na kaya niya ginawa yun. Meron po kasing sitwasyon na hindi natin kayang kainin. Pero required siya sa diet natin kaya mas gumaganda yung ano nun. Pero salamat ako kasi nung that time na nasa abroad ako, halos napapabayaan ko na yung health ko. Pinagsabay ko yung networking. Tapos yung trabaho ko, kaya ilang oras na lang inatulog ko. At yung oras na ano, kaya parang second life. Tapos tinapik ako ni Ma'am Chris na, Joy Boy, yung pera, wag mong habulin kasi darating yan. Pero ngayong ano, talagang bless ako at dumating si Ma'am Chris sa buhay ko at ginaid niya ako na kailangan ingatan ko yung sarili ko. At nakauwi ako sa Pilipinas, ilang taon na ako dito. Ilang buwan na ako dito, pero masaya ako at nakakilala ko si Mami nung nandun pa sa abroad at masaya ako na nakasama niya yung mahal niya sa buhay, yung sila Mami Rinaline, si Ma'am Maribig, si Ma'am Agnes, ayan. Masaya ako na nakilala kayo at yung sa kailangan di rin naman natin kalimutan yung bakit tayo nandito at bigyan dito ng buhay para din sa pamilya natin at hindi ko kinakalimutan yung obligasyon ng aking mag-ina na pagpatuloy kasi dito sa ano nakikita ko din yung big picture dito sa ano yung goal ko na may bibigay ko yung pagmamahal ko sa aking asawa, sa aking baby at sa mga natutulong kong tao at naalagaan ko yung sarili ko at kasama ko pa sila at the same time kumikita pa ako kaya yun lang at salamat po sa time na nakapag-share ako at nakilala ko kayong lahat. At yun sa pinakapogi po, sana po magdala kayo ng mga kalalagyan kasi para yung nahiya ako tuloy nung nakita ko kayo baturo. Pero it's a part of ano kung baga ako lang yung nag-iisang ano nagdala, sana po makapag invite po kayo ng yung mga kaibigan na boys para may mga kasi yung ano pero bilang ako yung Joy Boy, sige po, salamat po sa inyong lahat at hindi po ako pinakapogi dito pero ako po yung sa tingin ko yung pinakamabait kasi natutunan ko sa magulang ko na kailangan daw yung buhay mo isa lang yan kaya hindi ako natuto magbisyo kasi ang magulang ko nakita ko kung gano'n niya kamahal kami mag ano mga anak kaya sinusundan ko po yung pagmamahal na binigay sa akin ng magulang ko. At yun po, salamat po sa inyo lahat. God bless po. Ayan, thank you so much, Joey. Ang galing ng story. Support namin, Kuya. Very, very inspiring. Ayan, galing-galing. Alright, so next, tawagin natin si Ate Jocelyn. So, mag-share ng story si Ate Jocelyn sa kanyang journey, no? At andito ngayon sa ano Jones, no? Ka-order lang ni Ate Jocelyn ng ano ng reserve at gusto niya ring tikman. Ayan. Go ahead Ate Jocelyn, share your story with us. Ano ang ano ni Ate Jocelyn? Ang pangarap. Hello po. Good afternoon. And kumusta? Sorry ha, naka-sleeveless kasi ang init. I-share ko lang po na that time na nasa Saudi po ako. Nakita ako ni ano Sir Joey. Sabi niya, "Mami, kailangan mo talaga ng kuan supplement." So, ang sinabi ko, opo, kasi hindi na ako natutulog. Kasi ang alaga ko gani na hindi natutulog. So ang sabi ni Sir Joey, alagaan mo ang sarili mo, Mami. Kasi walang naka ano sa sarili natin kundi tayo ang mag-alaga sa sarili natin. So that time nagsabi siya sa akin na subukan mo Mami mag-relax at saka kung sabi ko naka-relax naman ako kaso lang hindi ako nakatulog. Yun. Sabi niya na may ano gani daw na
subukan kong mag-join para maintindihan ko daw kung paano ko i-guide yung sarili ko. So sabi ko, sige sir, mag-join ako. Sabi niya, totoo, mag-kuan ka, mag-join ka. Sabi ko, opo, kasi gusto ko ganing makatikim. Nung nakita ko yung post ni Ma'am Maribek sa dede ng kapatid ni Ma'am Maribek, sabi ko, sana makatikim na rin ako ng ganon. Kasi gusto ko nang yung supplement. So yun, sabi ko kay Ma'am Grace, sabi ko, sinabi ko muna kay Ma'am Agnes. Sabi ko, Ma'am Agnes, may sasabihin sana ako kay Ma'am Grace, nahiya ako. Sabi niya, oh, walang problema, sabihin mo kay Ma'am Grace, wala namang problema, i-chat mo lang. Sabi ko, kasi gusto kong matikman. Sabi niya, oh sige, i-chat mo lang. Na yun, nakachat ako kay Ma'am Grace. Malaking pasalamat ko sa iyo, Ma'am Grace, kasi ay makatikim na po ako. So, sabi ko na pabalik na ako ng Saudi, kahit madala ko yun doon, at least na umpisahan ko na nan matikman. And thank you, Ma'am Grace. At salamat sa inyong lahat. Yan, thank you so much, Ate Jocelyn. I'm so grateful na talagang susubukan mo para maalagaan mo ang sarili mo. Kasi syempre, nag-alaga tayo, hindi ka natutulog, kailangan mo ng energy. Kasi baka mamaya ikaw ang aalagaan, mababaliktad. Dapat aalagaan mo ang sarili mo para makita din ng alaga mo. Baka mamaya yung alaga mo magugustuhan niya rin. No? No. Oh, tapos sabi ng kuan, best friend ko, na para mawala daw yung bilbil ko. Yan, nakita niyo si Miss Grace, no? Grace Plasio, ang laki po ng ginanda ng katawan niya. I-share namin sa inyo later. Yung picture, ipapakita namin sa inyo. Alright, so thank you so much. At yan, excited po na matikman nyo na rin ang masarap na reserve. Ayan, at magiging sexy na si Ate Jocelyn. at saka si Ate, taga Bicol, para pag-uwi ng Bicol, sexy na. Yes. Sabi ko pagdating ng order ko, i-share ko sa kanya para matikman rin niya. Opo. Continuous lang po kasi pag madali lang po 'yan. Basta every day na ma-share natin. The more na i-share natin, the more na magkakaroon tayo ng mga commission din. O yun na lang ang pambili natin, no, 'di ba? Pag mag-share tayo, may bibili taga ibang bansa or taga saan man sila, pandagdag natin. Di, meron na tayong libre pang pa-healthy natin sa sarili natin. Ayan, thank you so much po, Ate Jocelyn. At tawagin natin si... thank you rin po. Thank you so much po. Tawagin natin si Miss Reynalyn. Reynalyn, pwede bang mag-share si... Napising ka natin. Sa, ingay. Gutom. Akala ko, inubos ko na yung pagkain natin. Meron pa daw gulay doon natin. Ayan, okay. So, Miss Reynalyn, pwede ba si Reynalyn mag-share? Ang ganda siya, Binay. Doon ko siya na ako, anong nakita ko yung dede ni, ng kapatid ni, ni Maribel. Okay, Miss Reynalyn, hindi ba available? Ayan, okay. Mag-share po ako. Okay. Naliligo. Naliligo ka? Opo. Okay. Okay, later na lang tuloy, no? So, okay. Sino ang sunod nating tatawagin? Sino pa bang hindi natin natatawag? Si Joanne. Go ahead, Miss Joanne. At meron pala tayong another Mary Grace. May another Mary Grace tayo. That's ang daming Mary Grace, ha? Very nice yan. Okay, so how about Joanne? Pwede ba si Joanne na mag-share?
Ayan. Hello, ma'am. Okay. Sinit ko lang, ma'am. Eh. Okay. Baka tawagin po kong bigla, ma'am. Eh. Oh, no worries. Sige, sige. Go ahead. Thank you po. Salamat po sa araw na to. Nagkasama po muli kami. Thank you din po at naway sa mga pamilya natin. Okay lang din po sila. So, managmamahal sa amin. Thank you din po God. Naway, pagpatuloy niyo po ang blessing niyo po sa bawat isa sa amin. Yung itong pagiging OFW po, hindi po talaga biro po. Kasi yung pangarap mo, unang-una, ikaw lang mismong lumalaban. Kasi hindi alam ng peers mo ano nangyayari sa iyo. Talagang kailangan mong isikreto kung may problema ka man kasi magkakaroon lang sila ng problema. Ayun, talagang kulang sa pagkain, madalas kulang sa tulog. Tapos talagang keep prayer ka lang kasi bibigay pa rin ng blessings ni God na hindi mo akalain na nakakayanan mo lumipas yung araw na. Nakayanan ko to, tapos kakayanin ko pa sa susunod na araw. Iniisip natin yung pagtatanim natin ng pagsumikap. Itong blessing din na nakilala ko yung Junis, sila Ma'am Grace, si Kuya, itong si Ate Agnes din, si Ate Maribig, tas iba pa pong bumubuo ng Junis. Salamat po kasi nagkakaroon kami ng pag-asa na makatulong sa pamilya namin, maging healthy din kami at ang ibang tao. Yung po ito yung magiging blessing po na makatulong kami sa bawat isa po sa amin. At nakikita ko din po na sana tuloy-tuloy po yung pagtiwala ng ibang tao kasi ang hirap po talagang makipag-usap mo. Talagang negative po yung karamihan pero pag dumating po yung blessing, pag nalaman po nila, talagang hindi po nila to bibitawan po. Thank God din po kasi yan, may mga pauwi na po tayo mga OFW. Sana po wala pong mga hadlang na extend po sila kung kailangan po. Makakahanap pa rin po ng mga bago to yung mga employer po nila at naway maging mabuti po sila sa kapwa po nila. Ayun, matapos na rin po yung COVID, naging maayos na yung bansa po namin. Sana po yung manalo din po ng Pangulo, may puso din po sa mga kabayan pong OFW. At saka hindi man po OFW, sana magkaisa din po tayo kasi mga kababayan ko din po, hindi po kung nyo pong isipin na problema po kayo pag may sakit po kayo, may ways pa rin po para makatulong po sa pamilya po natin. Gamitin po natin itong pagkakataon na makilala nyo po Junis, baka ito yung susi para gumaling po kayo. Tapos pwede pa po maging part-time job o full-time job po ito. Kaya magtiwala ka lang at gamitin mo ito kasi sa sarili mo, sa pamilya mo, makatulong ka. Huwag mo lang hayaan na wala yung pagmamahal mo sa sarili mo kasi ito yung binigay sa'yo na blessing ni God na may buhay ka. Kaya tuloy-tuloy lang sa pangarap. Saka, don't let anyone stop on your dreams. Yun, salamat po and ingat lagi and God bless us all. Thank you so much, Miss Joanne, for sharing. Nakikita ko yung mga sharing ni Miss Joanne sa social media. Napakagaling. Nagulat ako. Wow! May tinatago palang talent si Miss Joanne. Super! At nakita ko yung kanyang dedication, yung kanyang heart to help others, yung mga motivation. I see a lot of changes. Nakita ko yung ang galing ng natin, no? Ang galing ng ating teamwork. Talagang nakita ko na wow, super. Lalo akong namomotivate. Ako yung namomotivate nyo. So, sabi ko, mas maganda talaga na tayo ay nagtutulungan. Once na nakita ng iba na ganito pala yung ginagawa natin dito, madami din ang magkakaroon ng interest na aralin. Kasi without studying, wala tayong mapupuntahan, di ba? Kailangan nating aralin talaga ito. Alright, so meron tayong another guest here, Mary Grace Ranyosa. Pwede bang introduce yourself para makilala ka ng buong natin, ng ating group dito? Miss Mary Grace Ranyosa. Welcome to our group.
Can you introduce ourselves? Taga saan ba si Miss Mary Grace? Pwedeng mag-unmute? Makapag-unmute kaya? Miss Mary Grace, available ka ba? Hindi yata available. Hindi. Baka may ginagawa. All right. So, mukhang hindi available ngayon si Miss Mary Grace, but welcome to the group, no? Andito tayo, everyday tayo nag-aaral, but sometimes dahil naglilipat na kami, so medyo nabibisi ako from time to time, but this is a regular session natin. And today, I will share with you, i-share ko rin sa inyo ang aking a little story. And ang i-share ko sa inyo yung about sa pagiging sexy, kasi nakita natin yung mga concern dito, paano naging sexy, paano magse-sexy, no? Okay, so when I joined Junes, ang unang reason ay ang aking health, no? Nagkaroon ako ng chest pain, inatake ako sa puso noong 2013. Kasi yung nanay ko namatay ng cancer. 1 year, 2012 hanggang 2013. Yung 1 year na yun, super ang stress ko. Meron akong business na restaurant sa Philippines. Nasa 27 ang aking staff. So yung stress ko doon sa business ko, stress ko sa sakit ng nanay ko hanggang namatay yung nanay ko, na talagang nasuffocate ako masyado. Pagdating ko ng Japan, inatake ako sa puso, no? Then mabuti na lang, dahil ang asawa ko nagtatrabaho sa hospital, nadala nila ako. Una doon sa hospital, doon sa maliit na hospital, sa clinic. Tapos sabi, something is wrong daw sa akin. So dinala ako sa malaking hospital ng base. So dinala ako ng ambulansya. Pagdating doon, wala silang nakikita. Okay naman daw ang blood pressure ko, ganyan. May nakita lang silang maliit na ang tawag doon parang troponin, tumaas, no? Ngayon, narinig ng isang Japanese na intern. Sabi ng intern na Japanese, delikado na yan, sabi. Merong tinatawag na transmetal angina, no? So nag-i-spasm yung heart ko, yung tatlong big artery nagsara, hindi nagbubukas. So itong sakit na to, very popular ito dito sa Japan, no? So hindi, hanggang ngayon hindi pa nila alam kung bakit nagkakaroon ng ganitong sakit, no? So hindi ko alam na may sakit pala ako, mahilig pa naman akong uminom, hanggang itinawag niya ngayon sa Japanese doon sa Yokosuka General Hospital. Sabi nung Japanese na doon, dalhin mo dito, delikado na ang buhay niyan. So, itinakbo na naman ako ng ambulansya. Pagdating doon, tinanggal na yung mga bracelet ko, yung mga relo ko, mga gamit ko, pinapirma na ako, dinala na ako sa operating room. So, yung husband ko, dahil nag-work din yan sa ICU, pinapasok nila. So, gising ako, kinateter ako, pinasukan dito sa heart ko, then nilagyan nila ng dye, yung color, tapos tinitingnan nila sa monitor, gising ako. So nakita nila na tatlong artery nagsara. Sabi nung doktor, kapag ka itong tatlong artery, itong nagsara ng mga ilang minutes, mga 30 minutes, ganun, may posibilidad na mamatay ka, sabi. So I'm so thankful kasi during that time, sabi, i-inject ka natin ng gusto nating malaman kung saan nagsarado ang iyong artery. So ininject kanila ng gamot. So akala ko may himatay na naman ako, no? So after that, binibigyan ako ng gamot. So every day nagte-take ako ng medicine ko para sa heart, at may dala-dala ako palagi na just in case magkaroon ako ng chest pain, ilalagay ko sa ilalim ng dila ko. But ang problem noon, ang mata ko nagdudugo. Napapatid ang ugat, nagdudugo 'yan mga 1 week, hindi nawawala ang dugo. For 2 years. So, nagtrabaho ako sa manpower kasi ang isang trabaho ko din ay ang mag-alaga ng 100 na OFWs, mga workers, no? So, pero 2 buwan lang ako tumigil ako doon, dahil unang-una, pag nag-work, nagsasakay ako ng train, inaabot ako ng 2 oras, nakaka-uwi ako sa bahay alas 12 na. Hindi ko na nakikita ang asawa ko. Tapos nagdudugo ang mata ko, pinagtitinginan ako sa train. So, for 2 years, lagi yan nagdudugo. 1 week yan bago mawala. So, hindi ko alam kung bakit, pero diretso ang inom ko ng gamot.
Then sabi ko, anong gusto ko ng way? Ano kayong paraan na mawala ito? Pupunta ako sa Japanese hospital. Kaya ako nag-work ng manpower para magkaroon ako ng insurance. So nung nag-work ako, nagkaroon ako ng insurance, sabi ng doktor, hindi mo pwedeng itigil ang gamot. Kasi heart yan. Problem pag itigil mo yan. So sabi ko, o di sige. Ngayon, dahil nga pag may employer ka, sila din ang nasusunod. No? Yung employer ko, gusto mag-recruit daw ako sa Philippines. Ayoko mag-recruit kasi hindi naman kami licensed mag-recruit sa Philippines. Dito yung company namin sa Japan. Ngayon, tinanggal ako ng aking employer. Hindi ka sumusunod sa employer mo. Ano, if fired na daw ako, wag na daw akong pumasok. Actually, natanggal ako sa work. Sabi ko, ay, talagang alis ako. Binawi lahat yung mga gadgets ko kasi kailangan ko. Di walang-wala ako. Talaga na-stress ako. Pinabayad pa ako ng ticket papunta sa Philippines na dapat sagot ng company. Pinabayad ako ng nasa 40,000, no? Pamasahe kasi daw, hindi daw ako nakikinig, no? Matigas daw ang ulo ko. So ngayon, dahil na-down ako, kasi syempre, ruin mo, tinanggal ka sa trabaho, nagdudugo pa yung mata ko, na-stress ako. So after ng 1 month, tinawagan ako ng may-ari ng company na yon. So yung nag-fire sa akin, manager. So yung owner mismo, tinawag niya ako, Grace, meron akong ipapakita sa'yo. In-introduce sa akin ang reserve. Kasi sabi niya, di ba yung mata mo nagdudugo? Sabi ko, oo. So, bili ka nito. Mahal naman pala ito. Sabi ko, tag 8,000 peso sa atin. Sabi ko, mahal naman pala ito. Sabi niya, tatlo na ang bilhin mo. So, hindi ko alam kasi siya yung owner ng company na yon. Hindi naman siya nagde-network. In-introduce niya sa akin itong reserve. Sabi niya, tatlo na daw ang bilhin ko. Di sabi ko, okay. Di sinulat niya, niregister niya na pala ako, distributor na pala ako. Hindi ko alam. Tapos sabi ko, ano bang gagawin ko dito? Eh, wala naman pala talaga akong pera. Eh, ang ginawa ko, yun ang pinasalubong ko doon sa aking lawyer na merong diabetes. Sabi niya, ikaw talaga, Grace, papatayin mo ako. Matamis baga ito pang diabetes itong bibigay mo sa akin? Sabi niya. Sabi ko, ako mas may problema ako. Ang problem ko, heart. Ikaw nga, diabetes lang. So, umiinom ako. Uminom na tayo parehas. Parang katulad sabi ni Grace, mag-joke lang daw. So, gino-joke ko siya. Tapos sabi ko, tatanggalin natin yung eyebag mo. So, lawyer yung binigyan ko. After ng 1 month, sabi ng lawyer, saan ba ito nabibili? Sabi ko, nabibili pala yan sa Pilipinas. Meron din pala dyan. Sabi ko, nag-order siya kasi sabi niya pag nag-hearing daw siya, sabi daw sa kanya ng mga kaibigan niya, pare, sabi daw sa kanya, attorney, parang pumupogi kaya ta, anong iniinom mo? Sabi daw ganun. Sabi niya, ewan ko ba, binigyan ako ni Grace nung iniinom na matamis, sabi niya. Gusto rin namin bumili nun. So hanggang in-introduce niya ako ng in-introduce, after 1 month, nagkaroon, pagtingin ko sa bangko ko, nadagdagan ng zero. Nadagdagan ng isang zero yung pera ko. So, imbes ng 5,000 yen, nadagdagan ng isang zero, naging 50,000 yen. Sabi ko, saan kaya nanggaling itong pera na to? Hindi ko alam na meron pala talagang commission ito. Mula noon, natuwa ako, bumili ako ng skincare, in-order ko ulit, no? Tapos, hindi ko napansin, yung mata ko, hindi na nagdudugo, no? Nawala na ang dugo at madaming nag-o-order, pinapatawag sa akin ni attorney, tawagan mo yan si Grace, di ko alam kung ano yung iniinom na yan, bahala na siya mag-explainan mo itong mga abogado dito, mga judges, mga kaibigan niya, no? Mga amiga, amigo. Then mula noon, nakita ko ang opportunity. At ang nag-introduce sa akin, ang aking unang-unang upline ay yung aking boss, yung owner ng company mismo. So sometimes, sabi nga ni Miss Agnes, pagka nagkakaroon ka ng down, may problem ka, doon dumarating ang opportunity na minsan hindi natin pinapansin. But actually, itong opportunity na to, nung nag-join na ako, tinanong ko yung sabi ko, sino ba ang pwedeng magturo sa akin? Kagabi, nakita nyo yata sa post namin, andito yung isa kong leader din namin yun. Siya yung nagturo sa akin about sa social media, ito yung dapat gawin kasi sa kanya ako nagtaturo. Then sunod, opportunity na pinakilala naman sa akin ng pinakilala ako doon sa leader, another top leader. At ang sabi sa akin, i-share ko lang sa inyo ng konti itong aking picture dito, no? Sabi nung top leader,
Ayan, sabi niya sa akin, kaya mo bang mag-sale nito? Ano ba, bakit ka nag-join? Sabi ko, kailangan ko ng pera kasi ganito, ganyan, no? So, ngayon, sabi niya, kaya mo bang mag-sell ng 30 packages, 3,000 points in 2 days? So, 2 days? Paano kaya ibenta yun? Sabi ko, ganun. Actually, pag inisip natin kaya natin, kaya pala natin. Eto, nakikita niyo to, binigyan ako. Ako ang number one. Mga Japanese ang nanalo, no? Japanese kasali dito sa contest. Contest in 2 days, no? Ako ang number one na nanalo. Natalo ko yung mga Japanese. At eto, bonus, extra bonus ko lang to. Nakatanggap ako ng nasa 75,000 sa pera natin. No? So doon ko na ano, at within 6 months naging safari din ako. Kaya kung nakikita niyo sila Miss Grace Plasio, sila Miss I na naging, sila Miss Eva na naging safari, nagawa ko 'yan 6 months, sila din, ganun din. 'Di ba? So kung ano yung nagawa ko, yun din magagawa nila. So ang ginawa ko, itong pera na kinikita ko sa Junes, hindi ko siya ginagastos. At yung kasama kong leader ko, nag-share kami, bumili kami ng lupa sa Ayala. Binili naming lupa ay worth 5 million, ngayon ang lupa ay 7 million na. So in 4 years, meron na kaming 2 million na profit, no? So ito hindi natin minsan napapansin na maliit na bagay, but one day nagiging malaki, at dahil sa tulungan ng team. So isa tong gusto kong ipakita sa inyo, no, na ito ay may opportunity para sa atin. Kung hindi natin kayang mag-isa, kaya natin with the team, no? Pero inyo, nakabili kami ng lupa 240 square meters sa Nuvali, Ayala, no? Hindi natin isipin na ang isang high school graduate, dating nagtitinda ng sigarilyo, ang nanay ay labandera, ang tatay ko ay tricycle driver, nakakapagawa ako nito nang dahil sa opportunity. At ang isang i-share ko sa inyo is about this. Ito. Noong 2011, umuwi ako ng Philippines. After ng OFW sa Japan, no, umuwi ako sa Philippines. I was 38 years old. Ganyan ang katawan ko. Then after na naoperahan ako sa Chan, no, sa haba ng panahon, siguro hindi maganda ang lifestyle natin. Kung titingnan ninyo, after ng operation ko, ginamit ko yung Lumines diyan sa aking operation sa Chan ko, at yung tumor marker ko napakataas nung chinek ako, but ininuman ng napakadaming product ng Junes. Alam niyo ba, after ng operation, nung tiningnan, pumutok yung aking ovary, no? Nung tiningnan, wala akong cancer. At isang araw lang ako, 8 hours lang ako sa ospital, naglalakad na ako, umiinom na naman ako ng wine. Yan ang 38 years old yung katawan ko, hindi nagbabago, no? Kumbaga, konti ang ano. At eto, 2016, nag-join ako ng Junes 2015. In 2016, ano, ilang months lang yan, no? Ganyan yung itsura ko dati. Ngayon, nakikita nyo naman siguro ngayon, ito na. Maganda ba na papaurong ang pagtanda? So, this is real. So, itong aking testimony, kaya ko to sinishare sa inyo, iba talaga kapag tayo mismo ang nagkaroon ng result, no? Na ma-share natin sa ibang tao. 'Di ba? So all right, so that's it for my sharing, at sana this Friday mag-share din tayo ng mga stories natin. At available na ba si ano, tawagin lang natin si Reynaline. Reynaline, kung pwedeng mag-share, makapag-share kaya sa Reynaline. Nakita ko tapos na yatang maligo si Reynaline. Reynaline, available ka? Malayo yata si Reynaline. Alright, so ayan, mukhang busy yata si Reynaline. So, okay, so that's it for today. Thank you so much, guys. Andito sila, Grace. So, pupunta kami dito sa malapit sa ano namin, sa ng cafe for snack. Kaya, thank you for attending today, at tomorrow na ba ang Friday? Nakalimutan ko yung araw. Prepare kayo ng story nyo. Make it 3 minutes, because everybody have a story. And story sells, di ba? Kasi it's true. Tayo na ang artista, Joey Boy.
Artista na si Jomi. Diba? Marami nang nagbago sa atin. Okay, so thank you so much and we will see you sa ating Zoom. Invite more friends para marinig din nila ang totoong story nating lahat. Alright? Ayan. So thank you. Ano, yung mga picture ninyo, i-share ninyo yon. Nasa poster kayo. At paunti-unti, si Ate Jocelyn magkakaroon na rin ng, ano, ng experience. No? Ilalagay na rin natin ang mga poster. Dapat yung picture natin nasa poster. Okay? Alright, so thank you so much and thank you Mary Grace Ranosa for joining us sa susunod na makapag-share tayo ng stories natin lahat. At thank you sa ating guest from Tokyo. Thank you so much Grace Clasio, na-inspire lahat ng mga baguhan natin dito. Ano, we help each other. Ayan, thank you. You can now unmute. Say, unmute na, unmute. Unmute everyone. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank nice you. To meet you, Miss Grace. Thank you, ma'am. Nice to meet you too. Bicolana din po pala si Miss. Ah, mga Bicolana. Oo, mga Bicolana. Wala, Bicolana ka din. Yan si Reynaline, Bicolana rin yan. Maraya. Mga Bicolana. Maraya aga. Mga gaganda, kaya naman gaganda. Ayan, no? Ay, Mary Grace Anosa. Kumakain, no? That's very nice. Miss kasi ako makapagsalita kasi wala akong headset. Pa-screenshot, mag-picture tayo. Paano ba mag-screenshot nito? Ah, sinong marunong mag-screenshot, pwedeng pa-screenshot, mag-picture tayo. Sige, may sa camera lang. Okay. Reynaline, picture tayo. Maribik, everyone. Picture sa mga bill, ma'am. Mag-picture tayo. Alright. Sinong mag-picture? Sinong kukuha? Screenshot. Ready? Pag kasi dito, ma'am, kumuha, ano, pa isa-isa. Ah, okay, so okay, ako so na magkuha. Okay, one, two, three, smile. Hoy, my friend! Hindi na po. Ah, ayan. One more. Teka. Sama ako din. One, two, three, smile. Alright. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, Mama Grace. Bye. Bye po. Salamat. Bye-bye. Thank you, Salamat. Bye.